yung araw-araw na nirereklamo ng mga motorista sa may Skyway. Tingnan natin ang tagapagsalita ng TRB, Toll Regulatory Board, si Engineer Bert Swansing. Tama ba ang title natin, Engineer? Tama ba yon? Opo. Magandang umaga po, Kanuli. Opo, paano? May pagbabago ho ba? Meron naman pong pagbabago. Ang nangyari po ay pinahinto muna natin, no, ng Toll Regulatory Board yung kanilang ginagawa ngayon, ano, na nagdagdag ng toll plaza doon sa dating toll plaza, actually. No? Ay, bakit ba nagkasikip-sikip? Ay, alam ko, gumagawa kayo ng paraan para hindi nga magpumila ang sakyan. Ay, ba't sa halip na mawala ay lalong dumami? Ang layunin po ng pagpapabalik ng toll plaza. Yung before. Oho. Yung before. Oh. Kasi kung napapansin mo, kabayan, kung nanggagaling ka ng south, ng SLEX, tumutukod yung traffic hanggang Kumisan, hanggang Carmona, because of yung mga sasakyan na sasampa roon sa rampa papunta sa Skyway, no? Dahil nagigit-gitan sila. Okay. Yun ang gusto nating masolve. Kaya ang ginawa ng Skyway Management, ibinalik yung dating toll plaza doon sa may paglampas ng flyover doon sa may C5. Kaso, hindi na-anticipate na maghahalo-halo yung mga sasakyan na nakapagbayad na dito sa may Alabang, sa may Sukat, at sa Bikutan. Doon sa mga sasakyan na hindi mo pa nasingil na sumampa roon sa may rampa, no? Sa may Alabang din. Ibig sabihin, hindi naisip ng SLEX. Na-anticipate na yun, ano? Ang nangyari lang, hindi na paghandaan dahil, like for example, ang suggestion namin is dapat masegregate yung traffic na yun para na hindi nagsisisor, ika nga, yung nag-wee-weeping dahil hinahanap yung motorista kung saan siya susyot na toll plaza. Ngayon, ang ginawa natin, pinahinto muna at balik uli doon sa dati, doon sa yung singilan, doon sa may Alabang, except for buses, no, na sumasampa doon sa nasabing rampa, doon sa may parting Muntinlupa din. And sisingilin sila doon sa bagong toll plaza. Yun lang buses. Okay. Sa akala po ninyo, kayo dyan sa SLEX, makakabawas sa traffic, galit siya ko, ano? Galit si Congressman Rapi Biason. Basement of hell, sabi niya. Una-una po, humihingi kami ng paumanhin kung nagambala yung mga motorista natin o nabigla yung iba sa bagong sistema ang pinatutupad. Talagang inaayos natin yan, ginahanapan ng paraan. Like for example, ang gagawin ng Skyway, maglalagay sila ng opening, yung barrier, magbibiyak sila ng barrier para yung mga nakapagbayad na doon sa sukat, doon sa Bikutan, papasok sila doon sa counter flow lane para tuloy-tuloy na sila, no, yung magkasama na yung RFID at saka yung nakapagbayad, para yung papasok lang doon sa bagong toll plaza is yung hindi na singil doon sa may Muntinlupa ramp. Ano pa yun? Lilinisin muna yung sistema bago ibalik uli. Sa ngayon, balik tayo sa dati na doon sa dulo sinisingin yung mga sumasampal sa Di balik uli, matraffic din yun? Imamanage natin, ano? Yung SLEX naman yung kasi naapektuhan, eh. No? Yung kabilang tollway na apektuhan doon sa ginawa ng Skyway. So, nag-utos din tayo doon sa SLEX management na i-manage yung queuing ng mga sasakyan para hindi nagwi-weaving, hindi yung na lahat ng lanes inuukupa, no, lalo na yung mga tatagos doon sa may upgrade papuntang Sukat at Bikutan. Okay. Sige. Ay, inaasahan ho namin wala na kami matatanggap na reklamo. Araw-araw, inaaraw-araw kami ho dito ng mga texter. Kahapon po, yun ang ika-apat na araw, actually. Noong pang kasing Sabado ng gabi natin inumpisahan yan, at ang sabi nga namin, ang acid test niyan isa Lunes dahil yan yung normaling dagsa ng mga sasakyan palabas na nanggagaling palabas ng south. Palabas. Papasok ng Maynila. Yes.
Eh, sige, engineer. Eh, kayo naman eksperto dyan. Sana eh, mabigyan ng solusyon kagad. Ano po? Opo. Sisikapin po natin mga ayayos sa traffic dyan. Thank you po, engineer. Maraming salamat din, kabayan. Engineer Bert Chuanseng ng Toll Regulatory Board.